hey guys, good afternoon, good high noon, and we do have loopers from Luzon, right? From Novaliches City, tama ba? And tanungin natin yung mga pangalan nila. Ako nga pala si Glenn ng Novaliches, Quezon City. Hello po, ako pala si Jeremy Balaos ng San Mateo Rizal. So, may isang tanong na ako na, ano ba yung experience pag mag-loop ka from Luzon going to Mindanao? Actually, yung experience sobrang dami. Kumbaga, kung kikwento namin, parang kulang yung buong araw natin. Pero kung i-summarize namin, talagang grabe yung hospitality ng bawat lugar na napupuntahan namin. Dahil Tagaluso kami, siyempre yung Visayas, Mindanao, grabe yung pag-welcome sa amin. Kaya sobrang thankful kami sa lahat ng nakasama natin. Ayun. And by the way, ano ba yung unang-unang nag-push sa inyo na gagawin, ginawa nyo itong loop na cycling? For me, kasi ito yung magpapasaya siya talaga sa akin eh. Pangarap talaga to. Dream ride, kumbaga. Dream ride eh. Eh, kay ano naman, Jeremy. Sa'yo? Anong dahilan bakit nag-loop ka kasama ni... Sige, nagdagan ko na lang po yung sinabi ni kay Glenn. Pangarap namin, tsaka... Kaka-graduate ko lang siya, so parang reward ko rin sa sarili ko na abutin yung pangarap ko, which is mag-bike around the Philippines. So, tsaka matravel lahat ng cultures, tradition, magagandang puntahan, yung napapanood lang namin, kumbaga, living your dream. Mga to see the real beauty of the Philippines. Oh, I see. Talaga. So, before that, before tayo mag-end, ano yung gusto niyong sabihin sa mga cyclists dito sa Sultan Kudarat? Siyempre, siguro generalize natin. Generalize na lang. Wala kaming, sobrang na-overwhelm talaga kami sa pag-welcome ng lahat ng siklistang madaanan namin. Sobrang maraming salamat sa inyo talagang. At sa mga Tagaluson naman na kaibigan din namin, you should try this na punta kayo ng Mindanao nang makita nyo sa sarili nyo na grabe Mindanao. Hindi lang mga gandang tanawin may kita nyo dito, hindi yung puso ng bawat tao nandito. Tama. So, baka may babatingin kayo doon sa Novaliches. Tama. Oo, diba? Sa mga grupo ko dyan na siklista, na mga copy riders sa Neapolitan, try nyo rin to guys. Mas masarap yung kape dito kapag pinaghihirapan. Nasa Mindanao eh. Try nyo. Shoutout sa mga grupo ko dyan, Budoleros, Trekkers, tsaka Tiwalag, tsaka yung Team Buknoy. Punta kayo dito, mga bikepackers, mga XC riders kong tropa. Kung gusto nyo yung madaming adventures, madaming ahon, dito kayo pumunta. Maraming ahon daw guys, maraming ahon. Wala pa na ahon, banayad lang pala. So, ganyan talaga ang buhay pag mag-loop ka, especially pag long distance all the way from Luzon to Mindanao. So, talagang maraming obstacles na nadadaanan, it's not easy. Pero yung isa lang yung sa mga, especially sa mga bata na maging inspired din ng aspiring loopers ng Pilipinas, prepare lang kayo physically, mentally, and emotionally. Yun ang pinaka-importante sa lahat, di ba? Tama. Yung budget kasi pagkulang yung tatlong sinabi niyo, sir, talagang hindi biro talaga kasi yung Philippine loop. Kaya kapag gusto nyo gawin to sa mga gusto mag-loop din, paghanda ang mabuti. Dami mga tropa naman tayo na nakapag-loop na. Pwede nyo sila kontakin, makuha kayo ng idea, tips sa mga pupuntahan nyo. Pare-pare naman tayo Pilipino eh. Magtutulungan tayo kahit online o personal. Kaya try nyo to. Alangan nyo lang ng oras. Kasi oras talaga. Kain talaga oras. Kain talaga yung pinaka-importante, di ba? Mismo. So, that's it for now, guys. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you sa dalawang loopers natin galing Luzon, and safe sa kanilang travel all the way sa kanilang next destination. So, that's it for now, guys. God bless everyone.